Hi guys, welcome back to my channel. Today's video, tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng mahablangka in my own version po. Tara guys, samahan niyo po ako magluto. So guys, no, bago tayo mag-start na magluto ng mahablangka, narito yung mga pangunahing ingredients nito. Una, yung cornstarch or harina na sinasabi. Meron din po sana tayong evaporata milk. Ito yun. Then, syempre hindi rin mawawala yung kondensada. At yung cream corn, ito po yun. At syempre yung gata. Hindi mawawala yung gata, syempre. At dapat yung unang katas o yung unang piga niya. Hindi yung ano, hindi yung pangalawang banda, basta yung unang gata. Tapos syempre, konting asukal. At itong keso, sa dulo na lang natin po ito, natin po ilalagay. Pag tapos na lang, kung pwede natin itong iba po sa ginawa nating mahablangka. So guys, samahan niyo po ako magluto ah. Tara! Hello guys, syempre una, pagsasama-samahin din lang natin sila. Una yung coconut cream. Ayan. Tapos ilalagay din natin yung kondensada. Kondensada. Ayan. Haluin lang po natin siya ng haluin. Tapos next din po niyan, ilalagay din natin yung evaporata. Next yan, ilalagay din natin yung green corn. Haluin lang natin siya. Haluin lang natin siya, huwag natin siya hayaan para mag-buhol-buhol siya na sa loob. Tapos lagyan din natin ng asukal. Tansyahin lang natin siya kasi baka masyadong matamis. Yan, sa mga may diabetic baka hindi maganda sa kanila. So yan guys ha. Haluin lang natin siya. Haluin lang ng haluin. Yun guys ha, halu-haluin nyo lang palagi yung cornstarch habang hinihintay natin kumulo itong gata. Kasi pag hindi nyo hahaluin maigi yung cornstarch tapos ilalagay na natin siya dito sa may gata, hindi maganda yung kalalabasan kasi magiging buo-buo siya. Baka parang hilaw siya sa loob pag sakali. Baka malasahan nyo pa yung cornstarch. So, halu-haluin lang po natin siya. Huwag nyo po siyang lagyan ng mainit na tubig habang hinahalo na hindi pa natin siya hinahalo dito sa may gata. Kasi mabubuo na siya. Kaya, guys, tiyagayin nyo lang muna siyang halu-haluin. Ayan guys, ha? Yan guys, kumukulo na yung natin gata with corn. At mga gata. So, guys, ilalagay na natin yung cornstarch. Yan. Yung sinasabi ko, guys, ha, kung ilalagay na natin tong cornstarch, haluin lang natin siya ng haluin ng mabilis. Yung pabilis ng pabilis. Guys, luto na siya. Ready na natin siyang ilagay sa lagayan. Tapos, palamigin po natin siya at ilagay natin sa ref. At saka po natin siya lagyan ng cheese sa ibabaw. And guys, matitikman na natin ito mamaya-maya. Yan guys, ha?
Yan guys, sa ready na, no? Itatransfer na natin siya sa kanyang lagayan at palalamigin natin. Yan. Dapat ano siya, no? Magpantay siya sa may ano lagayan para pagkalagay natin ng cheese mamaya, maganda yung ano niya, palalabasan at masarap. Yan guys, ready na siya. Nalagay ko na siya sa kanyang lagayan. Napantay ko na rin. So, palalamigin na lang natin siya ngayon at ilalagay sa ref. At pagkatapos ng dumamig at parang natuyo na siya, saka natin ilalagay yung cheese sa ibabaw at pwede na natin kainin. Okay guys, hintayin po natin maya-maya. Yan guys, malamig na siya. So, lagyan na natin siya ng cheese sa ibabaw. Yan. Pang napakasarap ito ah. Yan guys. Depende po sa inyo guys kung anong gusto nyong ilagay sa ibabaw. Yung iba kasi binibigyan pa ng latte. O kaya kung ano-ano pa. Pero sa akin cheese, okay na ako dito sa cheese. Kung kayo, bahala kung anong gusto nyong ilagay. Minsan, yung iba sa ano, hindi na sila naglalagay. Okay na sa kanila yung ganyan. So, ito sa akin guys, pinasarap ko lang. Yan guys, titignan natin yan. So ito na guys, bibigyan na natin ng justice yung niluto nating mahablaka. So ako ang unang titigin. Yan guys. Sarap. Hindi lang masarap, masarap na masarap. So ito guys, sobrang sarap siya talaga, napakasarap. So sana nakatulong ako sa inyo na magluto ng magkaroon ng idea sa pagluto ng dessert dahil ng mahablangka. So guys, sa susunod na araw magluluto po ulit tayo. So thank you po and pa-subscribe na rin po sa channel po, Sotero Jimenez. Ingat po kayong lahat. Bye-bye!